Tila nasasabik ang dalawang bata habang nakatanaw sa kanilang munting lutuan. Nalalanghap na nila ang amoy ng inihaw na kamote na niluluto ng kanilang ama. Mahirap pa sa daga ang katayuan nila ngayon sa buhay. May edad na si Mang Guillermo nang makapangasawa siya ng isang 19 anyos na babae. Dahil sa sunod-sunod na kamalasang dumating sa kanilang buhay, ay nagganda baon-baon sa utang si Guillermo. Narimata ang nakasanla nilang bahay, na ibenta niya ang naipundar niyang mga kagamitan, at hanggang sa natanggal na siya sa pinapasukan niyang pabrika, kung saan-saan sila naghanap ng masisilungan noon. May mga panahon pang nasa gilid na lamang sila ng kalye o ilalim ng tulay. Dahil sa naging sitwasyon ng kanilang pamumuhay, ay nilayasan siya ng kanyang batang asawa. Naiwan sa pangangalaga ni Guillermo ang dalawa nilang anak na lalaki. "Oh, Bugoy, maghugas na kayo ng kamay at kakain na tayo." Wika ng lalaki sa panganay niya. Sa liwanag ng isang gasera ay pinagsaluhan ng mag-aama ang limang piraso ng inihaw na kamote. Ganito ang lagi nilang hapunan. Kung hindi nilaga ay iniihaw ito ni Guillermo. Pangangalkal lamang kasi ng basura ang pinagkukunan ng lalaki para sa pang-araw-araw nilang makakain. Sa edad niya kasi ay madalas na siyang tanggihan sa mga ina-applyan niyang trabaho. Wala naman na siyang maisip na iba pang mapagkakakitaan. Di rin naman niya maatim na gumawa ng masama upang magkapera. Sa kaunting pera na kinikita niya sa maghapon, ay nakakabili naman siya ng bigas at konting mauulam. Pero sapat lang yun para sa kanilang tanghalian. Mainit na kape naman sa umaga ay sapat na sa kanila. At sa kanilang hapunan nga ay ang paborito nilang kamote. Ginugol na naman ni Mang Guillermo ang buong araw sa paglilibot upang mamulot at mangalkal ng basura. Minsan ay sinasama niya ang dalawa niyang anak kapag hindi masama ang panahon o hindi gaanong maalinsangan. Pero mas madalas na iniiwan na lamang niya ang mga ito sa kanilang barong-barong. Naaawa lamang kasi siya sa mga bata, lalo pat manipis na at hindi pa magkaparehas ang kanilang mga tsinelas na napulot lamang sa basurahan. Hapon na nang mapadaan sa pamilihan si Guillermo. Matapos makapamili ng bigas at ulam nilang sardinas para bukas, ay dumiretso na siya sa pwesto ng kanyang suki. Malayo pa ang lalaki, ay nakatanaw na sa kanya ang isang matandang babae. "O suki, buti may naabutan ka pa. Isang tumpok na lang yan, pero itinira ko yung malalaki." Nakangiting wika ng matandang babae. "Ah, salamat po manang. Talagang yan na lang kamote ang mabibili ng natitira kong pera. Paborito naman yan ng mga anak ko. Matamis daw at talagang nakakabusog." Sambit ni Guillermo na dinakot na ang tatlong piraso ng kamote na sinlalaki ng kanyang kamao. Natira sa lapag ang isang maliit na piraso ng kamote na kasama sa tumpok na yon. Dinampot pa ito ng matandang babae at iniabot kay Guillermo. "Oh, ba't nagtira ka pa? Kunin mo na ito. Di ko na din naman ito maibibenta." Wika ng matanda at isinuksok na lamang ang maliit na kamote sa bulsa ng punit-punit na pantalon ng lalaki. "Nako, maraming salamat manang. Heto po ang bayad." Sabay abot ng lalaki sa tigpipisong barya na nagkakahalaga ng 10 piso. "Itabi mo na lamang yan, para sa mga anak mo. Magsasara naman na ako at ako'y pauwi na rin." Ang pagpigil ng matanda sa kamay ni Guillermo sa pag-abot niya ng kanyang bayad. Matamis na ngiti ng pasasalamat na lamang ang naging tugon ng lalaki bago ito nagpaalam sa matanda. Pag-uwi ni Guillermo ay agad siyang sinalubong ng kanyang bunsong anak. Umiiyak na noon ang bunso niyang si Nonoy dahil nagugutom na daw ito. Agad na inilahad ni Guillermo ang dala niyang malalaking kamote. Agad namang napangiti ang kanyang bunso at tuwang-tuwa na ipinarating sa kanyang kuya Bugoy ang masayang balita. Inilaga ni Guillermo ang tatlong kamote at ito ang kanilang pinagsaluhan sa gabing yon.
Kinaumagahan ay ginising ng mga sigaw ang mag-aama. Isang grupo ng mga kalalakihan ang nakatayo sa harapan ng kanilang barong-barong. Isa sa mga lalaking yun ang disente ang postura. Nakaputing Amerikana pa ito at parang salamin sa kintab ang kanyang balat na sapatos. Anong ibig sabihin nito? Diba matagal na akong nagbigay ng abiso sa mga squatter dito sa loteng ito? Ang tila nagngangalit na wika ng pormadong lalaki. Eh, Mr. Olivares, tiniyak naman na namin noon na lahat ng mga squatters dito umalis na. Kailan lang siguro napadpad dito yung mga yan? Tugon naman ng isa sa mga tauhan ni Mr. Olivares. Mawalang galang na po, sir. Maaari po bang makiusap na dumito na muna kami? Hahanap na muna ako ng malilipatan namin. Pagsusumamo naman ni Guillermo. Matalim na tinitigan lamang siya ni Mr. Olivares mula ulo hanggang paa. Kayong dalawa, ayusin niyo to. Pagbalik ko bukas, ayoko nang makita pa ang mga basurang ito. Sambit ni Mr. Olivares sa dalawa niyang tauhan bago iiling-iling na naglakad papalayo. Tatang, narinig mo naman siguro ang sinabi ng amo namin. Mabuti pa ngayon pa lang ay magbalot-balot na kayo. Wika ni Tonyo, ang isa sa dalawang lalaki na tauhan ni Mr. Olivares. Bukas na ho ba talaga, sir? Maaari po bang makahingi ng kahit isang linggong palugit? Halos lumuhod na sa pagsusumamo si Guillermo. Hoy tatang, huwag kasi kayong titira sa lote ng may lote. Ang lakas naman ng loob mong humingi pa ng palugit. Sambit naman ni Fredo, ang isa pa sa dalawang lalaki, sabay bunot sa isang baril. Isang bato ang lumipad at direktang nasa pool ang noo ni Fredo. Napamura ang lalaki habang sapo ang kanyang noo. Nanlalaki naman ang mga mata ni Guillermo na napalingon sa direksyon kung saan nagmula ang bato. Nakatayo roon si Bugoy. Matalim ang mga mata ng bata na nakatitig sa lalaking bumunot ng baril. Walang yakang bata ka! Nanggagalaiting sigaw ng lalaki at iniumang na ang kanyang baril sa bata. Mabilis naman na napatakbo si Guillermo para yakapin ang kanyang anak. Pare, wag! Sigaw ni Tonyo at pilit na inagaw sa kamay ng kanyang kasama ang baril. Isang putok ang umalingaw-ngaw at isang bala ang tumama kay Guillermo. Pare, bakit mo pinutukan? Sambit ni Tonyo sa kanyang kasama. Pare, tatakutin ko lang naman sana. Di ko naman sinasadya. Pare, napuruhan ko yata. Ang nangangatal at nahihintakutang tinig ng lalaki na halatang wala talaga sa linya niya ang kumitil ng inosenteng buhay. Kaagad na kumaripas ng takbo ang dalawang lalaki. Iniwan nila ang isang ama na duguan sa tama ng bala kasama ang dalawa niyang supling na di pa lubusang maunawaan ang mga pangyayari. Mga anak, ayos lang ba kayo? Ang halos paus ng tinig ni Guillermo. Itay? Itay! Bakit ka may sugat? Bakit ang daming dugo? Luha ang wika ni Nonoy. Itay, bakit di ka lumaban? Umiiyak na sambit naman ni Bugoy habang inaakay ang kanilang ama. Iniyakan na lamang ng magkapatid ang kanilang naghihingalong ama. Wala namang dadamay pa sa kanila at wala naman nang pumapansin man lang. Matapos masaid ang luha sa mga mata ni Bugoy ay nilingon niya ang kanyang nakababatang kapatid na noon ay nakatulog na sa kakaiyak. Gamit ang isang mapurol na itak ay humukay si Bugoy sa kanilang bakuran. Dahil sa maliliit niyang mga kamay at payat na mga bisig ay nasa mahigit dalawang talampakan pa lamang ang kanyang nahukay bago sumuko ang kanyang katawan sa kapaguran. Matapos niyang makapagpahinga at muling makaipon ng lakas ay sinimulan na niyang hatakin ang bangkay ng kanilang ama. Ibinalot niya ito sa isang karton at lumang banig. Matapos niyang mamaalam sa ama ay itinulak niya ito sa mababaw na hukay. Lumipas ang magdamag na di halos nakatulog si Bugoy. Maya't maya niyang sinisilip ang hukay kung saan niya inilibing ang ama.
Magliliwanag na noong tuluyan ng iginupo ng antok si Bogoy. Dala ng pagod at puyat ay napasarap sa pagtulog ang bata. Isang pagtapik sa kanyang muka ang gumising sa kanya. Kuya, nagugutom na ako. Kain na tayo. Ang nanghihinang wika ni Nonoy. Sige, at magsasaing lang ako. Tugon naman ni Bugoy bago ito bumangon. Matapos makakain ng magkapatid, ay muling tinungo ni Bugoy ang hukay kung saan nakalibing ang kanilang ama. Nagulat siya. Dahil mayroon nang tumubo doon na isang malagong kamote. Berding-berde ang mga dahon nito at napakalago ng mga talbos. Pinagmasdan niya ang tumubong kamote sa umbok ng lupang yon. Iniisip ng bata kung papaano nagkaroon ng kamote sa libingan ng kanyang ama. Isang pagtawag sa kanya ang pumukaw sa kanyang diwa. Kuya! Kuya! Nandito na naman yung mga lalaki! Sigaw ni Nonoy. Dali-daling napatakbo si Bugoy. Nasa 20 kalalakihan na ngayon ang nasa harapan ng kanilang barong-barong. Kasama si Mr. Olivares na posturang-postura. Oh, bakit nandyan pa rin yan? Tukoy ng lalaki sa munting barong-barong. Bakit nandito pa ang mga basurang yan sa lote ko? Singhal pa ng mapagmataas na lalaki. Eh boss, si Natonyo at Predo, nabaril daw yung ama ng mga batang yan. Wika ng isa sa kasama ni Mr. Olivares. Oh, eh bakit di pa nila dinamay itong 2 kutong lupa na to? Ang walang konsensyang si Mr. Olivares habang dinuduro ang 2 walang muwang na paslit. Nagkatinginan lamang ang kanyang mga tauhan. Sino ba sa kanila ang may kakayahang kumitil ng inosenteng buhay? Lalo na ng 2 musmus na bata. Wala sa kanila ang nakaimik habang palinga-linga naman si Mr. Olivares. Ano? Wala ba sa inyo ang kikilos para ligpitin na ang mga basurang ito? Bulyaw ng mapagmataas na lalaki. Binunot ni Mr. Olivares ang isang nakasukbit na baril mula sa tagiliran ng isa niyang tauhan. Agad niya itong iniumang sa 2 bata. Lahat ng kanyang mga kasama ay natigilan na lamang at tila nag-aabang na lang sa mga susunod na magaganap. Ikinubli naman ni Bugoy ang nakababatang kapatid sa kanyang likuran at matapang na tumayo sa harapan ni Mr. Olivares. Bago pa man makalabit ni Mr. Olivares ang hawak niyang baril, ay biglang nagsilitaw mula sa likuran ng mga bata ang gumagapang at tila mga ahas na baging at talbos. Mabilis itong pumulupot sa kamay at braso ni Mr. Olivares. Di na nagawa pa ng lalaki na kalabitin ang baril sa higpit ng pagkakapulupot ng mga baging sa kanyang kamay. Humigpit pa ng humigpit ang mga baging hanggang sa lumagutok na ang mga buto sa braso ni Mr. Olivares at tuluyan na itong magkabali-bali. Nagsigawan ang kanyang mga tauhan sa labis na sindak at pagkabigla. May mga baging pang gumagapang at pumupulupot sa mga binti ni Mr. Olivares, maging sa katawan nito at liig. Tinangkapa ng kanyang mga tauhan ang tumakbo at tumakas. Ngunit, isa-isa din silang hinabol ng mga baging at iginapos. Hiyawan at mga ungol ang tanging ingay na maririnig habang sila ay pinipilipit at unti-unting dinudurog ng mga baging. Nagtalsikan ang kanilang mga dugo, kalamnan at mga lamang loob. Mistulang mga uod pa ang ilang mga baging na pilit na sumusuot sa mga butas ng kanilang mga katawan at lalabas ang mga ito sa ibang parte na halos baliktarin na at halukayin ang kanilang kaloob-looban. Walang nalabing buhay sa mga kalalakihan. Lahat ay balot sa malagong baging at talbos ng kamote na nagkulay pula na ang berde nitong mga dahon. Tinakpan ni Bugoy ang mga mata ni Nonoy noong mga sandaling isa-isang nalalagutan ng hininga ang mga lalaki. Tanging siya lamang ang saksi kung papaano lipulin ng buhay na halaman ang mga taong mapagmalabis. Matapos ang lahat, ay lumitaw sa di kalayuan ng matandang tindera sa pamilihan. Kinawayan niya ang 2 bata at inaya na lumapit sila sa kanya. Agad namang hinatak ni Bugoy ang kanyang kapatid at patakbong lumapit sa matandang ali.
inilahad ng ali ang kanyang dalawang palad at naroon sa magkabila niyang kamay ang dalawang inihaw na kamote.